Hello mga kalendi! Welcome back to my channel! And for today's video, gagawa po tayo ng isang authentic Japanese gyoza. Okay, so in every gyoza recipe, may mga kanya-kanyang version at style yung mga chef na nagluluto nito. So for today's video, ituturo ko po sa inyo yung sarili kong version and ipatay na rin po yung aking mga ingredients na ginagamit sa paggawa ng gyoza. Okay, and the ingredients are... And welcome back! So, sa paggawa po ng Japanese gyoza, may mga kanya-kanya tayong version, mga kanya-kanyang recipe para makabuo tayo ng isang authentic Japanese gyoza. And for my version, gagamit po tayo ng 10 ingredients. Again, 10 ingredients po, including the 3 main ingredients of the gyoza na hindi po pwedeng mawala. Okay, first is yung ating repolyo or cabbage. Ayan. Second is our ground pork. And pangatlo po is yung tinatawag nilang Japanese nira or sa Tagalog, kutsay. So, itong tatlong to, yung aking basic ingredients na hindi po pwedeng mawala sa gyoza. Then the rest is condiments, pampalasa naman po. Okay, so mga kalendi, let's start making our Japanese gyoza. Okay, so first, kinakailangan lang po natin gawin sa ating cabbage is finely chop. Okay, so for my own recipe, for my version, gamit po tayo ng 1 kilong cabbage or repolyo, which is katumbas naman po ay kalahati. Iba, hindi na mismo talaga naglalagay. Okay, and we're done.
finely chopping the Japanese nira. So, imimix lang din natin siya doon po sa ating finely chopped cabbage. Okay, ito na po siya. Finely chopped nira and finely chopped cabbage. So, for now, on a separate bowl, let us mix the main ingredients. So, the number one muna dyan is yung ating garlic. Next to our garlic is our ginger. Okay, kung wala po kayong blender, yung garlic ninyo at saka yung ginger, pwede nyo po siyang kaskasin dun sa ating cheese shredder. Yun. Another option lang naman yun. Next is yung ating shoyu. Kikuman yung aking pong gamit dito sa brand na to. After the shoyu, andyan po ang ating oyster sauce. Okay, so again mga kalendi, ito pong aking ginagawang gyoza recipe is my own version. Kaya kung iba sa inyo gusto magdagdag pa ng ibang Japanese ingredients, condiments, ayan, it's up to you. Version nyo po yun. Okay, so next is yung gagamitin ko pong palm oil. Okay, kung wala po kayong palm oil, vegetable oil, it's up to you to pwede rin po yun. And last is, syempre, hindi mawawala ang ating salt and pepper to taste. Okay, so after mixing, saka nyo po ilalagay yung inyong ground pork or yung meat. But make sure na ito po mga condiments na inyo pong minimix is halong-halo na siya sa bawat isa. Okay? Halo lang ng halo. Hanggang mangalay yung mga braso ninyo. Okay, so halong-halo na po yung ating condiments mixture. Okay, so for now, ilalagay na po natin yung ating ground pork or yung meat po natin. Okay, so ito pong ground pork, make sure na hinugas ninyo and of course, nasala para wala pong tubig na mahalo dun sa ating ingredients. Ayan, para hindi siyempre tatabang yung ating gyoza mixture. Okay, so once our condiments mixture and ang ating ground pork ay well incorporated na, ayan, pwede mo siyang ihalo dito sa finely chopped cabbage natin and nira. Okay. So, mix lang natin siya. Ang process ko naman dito, hindi ko siya buong minimix para sa paghalo ko ng cabbage, hindi siya madudurog ng sobra, hindi rin siya magtutubig. Okay, so once our ingredients are well incorporated, yung ating pong mixture nung ginawa kanina, with the ground pork and the condiments, also with the cabbage and nira, ayan na po siya. Ayan, so pwede na tayong magbalot ngayon ng ating gyoza. So, siyempre ako, gumagamit po ako ng Japanese kawa or yung Japanese wrapper. So, again, nabibili po ito sa mga Japanese stores. Ayan, so, mas ano kasi siya, yung texture niya. Bukod sa chewy, hindi siya yung sobrang makunat unlike yung ginagamit natin sa mga mall wrapper dito or sa mga shomai-shomai, ayun. So, paano ba ang tamang pagbalot ng gyoza? Okay, so, again, this is my own version. Kaya kung kayo may sarili kayong balot, ay na lang din po yung gawin ninyo. Okay, so kukuha lang po tayo ng 1 scoop. Then, form nyo lang po siya. Okay. So, katulad sa ano, okay na kailangan para kung bakit may sausawan ng daliri, ng tubig, para magdikit yung ating wrapper. Okay. Then, fold. Then, fold lang ulit. Kabila naman. Fold. And then, another fold.
para makabuo po kayo ng crescent moon shape. Okay, kasi ito yung normal shape po ng diyosa. Ayan. Ganda po yung magiging kahihinat na niya. Okay. Ayan. Okay, so here are the gyoza. Yung mga tapos na po nating balutin. Ayan. So again, pa-letter C siya kasi nga pa-crescent moon yung normal shape ng gyoza. So ako po, pag nagluto ako ng gyoza, ang ginagawa ko nga po steam fry. Para hindi siya masyadong naluto sa mantika, and at the same time, yung loob po, lutong-luto because na-steam nga po siya. Ayan. So abangan na lang natin. Pagkaluto, tiki mag-time na. And that's it mga kalendi. Ngayon, okay na yung ating gyoza, steam fried. Ayan, so, tikiman time na. And of course, ang gyoza, hindi makukompleto ang kainin without atare or yung kanyang sawsawan, which is a soy sauce. Mmm, perfect. Harap.